Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong napuna sa Senado noong nakaraang Kibuloy's hearing sa Senate ay kukunti lang, wala sa kalahati ng total ng senador sa Buluwagan sa Senado. At ang iba na dumalo ay nagsialisan din, hindi nagtatagal. Ito ba'y sinialis na talagang meron silang koneksyon kay Kibuloy? O nahihiya sila kay Kibuloy dahil sa tulong ni Kibuloy noong kumandidato sila at ngayon hindi nila matulungan si Kibuloy at ang tanging maitulong nila ay ang hindi pagdalo sa investigasyon. Well, narito si Mike Abby, isang anchorman ng SMNI dati ni Kibuloy. Atin pakinggan ang kanyang mga reaksyon. Meron po akong ipapakita sa inyo. Ito yan, oh. Yan po yung buluwagan ng Senado. Ibig sabihin, yan ang pinakamalaking lugar sa opisina ng Senado. Diyan po ginawa ang public hearing ng Committee on Women, Children's and Family Relations, Gender and Equality ni Senator Risa Ontiveros. Alam nyo, yung kanyang committee, 12 ang senador na member diyan ng committee niya. At sa laki po, sa laki ng lugar na yan, kaya nga session hall ginawa. Ang purpose kaya nung ginawa, para maluwag, para walang hindi nagsisiksikan ang mga senador at mga resource person. Ito yung bago nag-umpisa eh. Pero ang nakakalungkot, hindi po napuno ito. Dahil tatatlong senador ang nakita ko doon. Ontiveros, Tolentino, and Coco Pimentel. Yung chairman ng committee, si Ontiveros. Majority leader, si Tolentino. Minority leader, ay si Coco Pimentel. Ay ang ating senador po ngayon ay 23. Kasi dati 24. Wala na siyang gara dahil Department of Education. Secretary. So yung 23 senador, kahit pumasok sila at nag-attend ng public hearing, kasi ang kasi dyan. Pati yung mga testigo. Para saan pat yan ginawa sa session hall, kung sila naman pala tatatlo, dapat sa isang kapirasong opisina lang dyan sa Senado, magkakasya na sila. Kasi pag sa session hall, mas malaki ang gastos. Sa ilaw pa lang dahil napakalaki ng lugar na yan. Maraming aircon dyan. Kasi may mga gallery pa, di ba? Bukas ang aircon lahat dyan. So gumastos ang taong bayan para sa public hearing. At inaasahan nating magpa-participate ang 11 senador na mga member ng committee o lahat ng senador sa hearing. Ay bakit tatatlo? Alam nyo, ganito yan eh. Bawat committee sa Kongreso o sa Senado, may mga member yan sa Senado, more or less mga 12 o 10. Pagka Blue Ribbon, halos lahat member. Pagka Finance Committee, Budget, lahat member. Pero alam nyo, sa rules nila, kahit hindi member ka ng committee, pwede kang umatend ng hearing at mag-participate sa question and answer. Dati natalakay ko na ito. Hindi lang pwedeng sumali sa voting. Halimbawa, mayroong motion for divide the rules or divide the member para sa mag-desisyon kung anong tamang gagawin. ang hindi member, hindi pwedeng mag-participate sa voting. Pero pwedeng sa question and answer, sumali. So kung yung 23 senador ay umatend, mas magandang tingnan, mas maraming tanong tayong maririnig, mas maraming idea tayong marinig in aid of legislation ng investigasyon. Ang paggawa ng batas ay numbers game, 50% plus 1 para majority magawa ang batas. Ay kung isa o tatlo lang ang senador na umatin sa hearing at gumawa sila ng recommendation at proposed bill in aid of legislation, paano maa-aproban yung batas kung hindi alam ng ibang mga member ang nangyari sa hearing dahil wala sila? Yun ang dahilan kung bakit apektado yung quality ng batas. Dapat maraming nagpa-participate, maraming umaatin sa hearing, dapat maraming idea mula sa mga mambabatas, mula sa resource person, both government and private sector, dahil pag maraming idea, maganda ang magagawang batas. Eh kung yung mga senador mismo hindi dumating, hindi nagka-interest, anong
batas ang magagawa. Samantalang tulad ng sinabi ko sa ibang mga video ko, napakaraming batas na dapat gawin para palakasin ang proteksyon ng mga kababaihan, ng mga mahirap na Pilipino, ng mga inaabuso ang kanilang kakayanan, ang kanilang kahirapan, inaabuso ng mga impluensyang tao. Kailangan protektado yun. At iba pa, tungkol sa human rights violation o yung mga minority edad na biktima na pinagtatrabaho nang wala sa lugar, mga member na pinagtatrabaho nang wala sweldo, at marami pang iba na dapat gawin. O mga senador, magpaliwanag kayo. Tanong lang, yung bang mga senador na hindi nag-attend sa hearing after 6 months na naghintay sila? Matagal pong natigil ang hearing na yan dahil hindi dumating si Kibuloy. Dumating lang si Kibuloy, nandali na ng police dahil merong court order. Takot ba kayong mga senador? Saan kayo natatakot? Kay Kibuloy? Dahil mag-eeleksyon? O takot kayo sa taong bayan dahil baka makilala kayo sa public hearing kung saan kayo kakampi o hindi? Takot ba kayo sa taong bayan o takot kayo sa pulis? Takot ba kayo sa kay Kibuloy? Saan kayo natatakot? Wala kasi ako nakikitang dahilan. Hindi dahilan yung may bagyo, hindi dahilan yung recess kayo. Kasi, bakit nakapunta ang chairman? Bakit nakapunta yung majority leader? Bakit nakapunta yung minority leader? At yung mga member, walang dumating. Lalo na yung mga identify na mga senador na pro Kibuloy. Nag-hearing-hearing pa kayo sa Davao habang may kasagsagan ng operasyon ng pulis, inabala nyo. Ngayon na willing nagsalita ang mga pulis, mga testigo at Kibuloy para liwanagin ang isyu niyan, hindi kayo dumating. Kaya again, ang tanong ko, saan kayo natatakot, mga senador? Sino ang iniiwasan nyo? Ayaw nyo makilala na kayo identify kay Kibuloy? Magagalit ng tao, ang bayan, dahil mag-eeleksyon? Or ayaw nyo manindigan? Bakit nyo pinaubaya na lang? Actually, bandang huli, si Hontiveros na lang ang naiwan. Na umalis si Tolentino, napakadaling nandoon. Si Coco Pimentel, nawala rin. O, nag-isa na lang. Ano yun? Di ba ang Senado ay binubuo ng 23 o 24 na senador? National at institusyon ng ating bansa. Mahalagang opisina ng ating gobyerno. Bakit pagka nasa mga sensitibong issue ng usapin para sa paghahanap ng justisya, justice for all, justice for alleged victim, at justice din para doon sa mga akusado. In aid of legislation lang naman yan eh, para makagawa ng batas. Again, paano gagawa ng batas kung yung mga senador ay hindi nagpa-participate sa mahalaga na public hearing dito sa controversial na usapin na di umano mga minority edad ang biktima, di umano may mga harassment at kung ano-ano pa? Wow naman, nasan kayo? Mga senador, huwag kayong magagalit. Tinatanong ko kayo, magpaliwanag kayo sa bayan. Nagbabakasyon ba kayo? Saan kayo natakot? Bakit hindi kayo humarap at nagtrabaho para sa bayan? Nasaan kayo, mga senador? Mayroong 24 ka senador sa Senado eh. Kahit kalahati lang yan, 12 or majority, 13 ay umaten. Pero wala. Pwede namang katulad ni yung loyalist ni Kibuloy, si Bato at Robin Padilla, ay nandoon para suportahan ng kanilang amigo. Pero yung iba, nasaan na yung mga amigo ni Kibuloy? Kaya yung last natin na vlog ay atin tinatalakay itong mga sinasabing covenant members. Ang covenant members, yan yung mga senador at iba pang politiko na tinulungan ni Kibuloy. Tinatawag na yan na covenant kasi meron silang pag-uunawaan dyan. At dapat give and take yan. Tumulong si Kibuloy, tutulong din sila kay Kibuloy sa panahon na kailangan ni Kibuloy ang tulong nila. Pero ngayon, makita natin na pira-pira lang talaga, di ba? Alam nila na tagilid na si Kibuloy, so
pwede na silang umiksit. Exit na sila. So, walang magawa si Buloy. Kawawang Gibuloy. In the end, kawawa siya. Pero nung pag-umpisa niya ng the rise of Gibuloy, yung pataas pa siya, paakyat, ay talagang parang Diyos ang tingin sa kanya ng kahit ng mga senador. Kahit nga si Rubén Padilla ay bilib na bilib eh. Kaya ganyan si Gibuloy kasikat noon. Pero ngayon na nasa problema na ganyan talaga ang Pilipino eh. Karamihan, hindi lahat. Na kapag meron ka, mabango ka. Kapag marami kang pera, mabango ka. Pero pag wala ka ng pera, wala nang dadalaw sa'yo. Diba? Yung mga matatanda na wala ng pera, hindi na dumadalaw yung mga apo, yung mga anak, kasi wala silang makukuha. Ilalo na kung hindi mo yung tatay, diba? Bakit dadalaw ka pa? Eh, wala nang may bigay si Kibuloy. Prusin lahat eh. Kaya yan ang aral na makukuha natin sa videong ito. Na kung maghanap ka man ng kalaban mo, huwag kang lumayo, ay katabi mo lang. At isa pang aral na makukuha dyan ay don't trust everyone. Pumili ka lang ng pwedeng itrust mga tao. At ang pangatlong aral dyan ay huwag ganong magtiwala, di ba? Sa kung sino-sino. At huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo para makontrol ang tao. Yun ang pinaka-importante dito eh. Kasi gumamit ka ng kapangyarihan para makontrol sila. Ngayon na nawala yung kapangyarihan mo, ay hindi mo na sila makontrol. Okay, mga kababayan, mga ka-art lover, ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel and comment down below sa ating comment section sa inyong gustong ipahayag. Ako'y magpaalam na God bless the Philippines!